ang Judas na prinsipe na kaalyansa nila kuna Pika. Pag-usapan natin yan mga idol. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. At ngayong araw mga Lodi, etatalakayin natin ang Judas Barrabás na kapanalig nila Kuro Pika sa Kakan Empire. Dahil sa lumalaking alyansa ng ating bidang Kuruta sa loob ng barko. E lahat ba ay tunay nakakampi, o ang iba ay nagpapanggap lang nakakampi, para sa kanilang pansariling layunin? At tulad ng sabi ko sa nakaraang video natin, merong isang prinsipe, na hindi totoo kina Kuro Pika. At sa aking opinion, ang prinsipe na yan ay walang iba, kundi ang fifth prince to be pa. Dahil sa aking pananaw at pagsusuri, ang prinsipeng ito, kaya lamang nakipag-alyansa sa ating mga bida. Dahil gusto niyang gamitin ang talino ni Kuro Pika. Isang tusong hakbang, kung saan ang talino ng iba ang gusto niyang gamitin, para lumamang o manalo sa succession war na nagaganap. Pero ano ba ang patunay ko, na si Prinsipe Tubepa ay isang manggagamit lamang? At ang isang patunay nga dyan mga idol, ang pagkagulat ng ikatlong prinsipe na si Prince Zhang Lei. Nang sabihin ng kanyang alagad, na pumayag din daw si Prince Tubepa sa naganap na kasunduan. Na kung silang tatlo ang matirang prinsipe sa nagaganap na succession war. Susuko na lang din daw si Prince Tubepa, para mapunta ang pagiging hari kay Third Prince Zhang Lei. At labis talaga yan na kinagulat ng ikatlong prinsipe, dahil hindi niya lubos na maisip na gagawin ito ni Prince Tubepa. At sa aking opinion mga idol, dahil sa dahilan, na alam ni Prince Zhang Lei, na tuso ang kanyang kapatid. At hindi nito isusuko na lang ng basta-basta, ang pagiging hari ng kanilang angkan. At baka pag nangyari nga na silang tatlo na lang nila Prinsipe Wobble ang natitira, baka sikapin niya pa ring tapusin ang dalawa, para siya na ang hirangin na maging hari. Kung baga ang kasunduan nila, ay hindi niya tutuparin, dahil ganyan ang galawan ng mga tusong nila lang. At ang isa pang dahilan mga idol, na maaring manggagamit lang si Prince Tubepa, at hindi ito tutupad sa usapan. Dahil kung matatandaan nyo rin sa mga nakaraang kabanata, kitang-kita natin ang masamang pag-uugali ni Prince Tubepa. Kung saan gusto niya na mabaling ang atensyon ni Prince Benjamin kay Prince Zhang Lei. Para ito ang unang tapusin ng unang prinsipe. Diyan kitang-kita natin, ang tusong galawan ni Prince Tubepa. Kung saan sarili niya lang talaga ang kanyang iniisip. Kaya hindi nakakapagtaka, na ang kanyang mga alyansa ay ginagamit niya lang sa sarili niyang kapakanan. At ito ay gagawin niya lang sakripisyo para mailigtas, ang kanyang buhay. Kaya ang ating bidang Kuruta, kailangang mag-ingat sa Judas Barrabás na ito. Dahil kung magpapadala siya sa tusong galawan nito, ang situation nila, mas lalong magiging mahirap, na maaari pang humantong sa kamatayan. Pero sa aking opinyon, hindi magpapaguyo si Kuro Pika dito. Dahil si Kuro Pika ay maingat at matalino. At maaaring alam niya na, kung sino-sino ba, ang mga tunay na kakampi, at mga nagpapanggap lang. At ang isa ko pang speculation mga idol, dahil sa katusuhan ng nilalang na ito, iyon din ang maaring maging dahilan ng kanyang pagpanaw. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga Lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!